Ang size nga pala nitong C-tube niya. Ano to? 700. Ganon. So classic bike nga pala to, mga kahimas. Kung sino sa mga hindi pa nakakalam, ito yung isa sa pinakamagandang ginagawa ko. Pinapakita ko lang muna yung mga itong dito sa FD-10. Pero dun sa shifter niya, Altus A10. Mayroon na, himasin na yan, mga ka bike na pinakita ko sa inyo kanina. Dahil hinanap na Mark It Bikes mismo, pwede nyo siyang tawagan. Shoutout sa mga taga-Novaliches. Shoutout kay sa Los Padyoqueros, kay Kuyang Johnny, tsaka kay Kevin. Subscribe nyo si Sir Chikoy. Dito kami ngayon sa ano, yung mga taga Batasan Hills, yung mga kapatid dyan, Santa Lucia, nakakapatid sa Santa Lucia, yung mga Padyoqueros yan, ito, maraming bagong dating dito. Subscribe Market kayo kay Chichoy, Chichoy, ha? Kung pamangkin ko nasa Toronto, si Jorik, shoutout sa'yo. Thank you. Oh, dito kayo mabilis sa Market. Market mura bike, dito. No? Market mura bike, dito. Mura dito. Mura ng presyo nila, makatarungan. Makatarungan, yan. So yun, mga idol, magandang araw po sa inyo lahat, mga kahimas. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto, nandito naman tayo. Merong new arrival ngayon dito, si Mark It Bikes, dito sa Novaliches. Ayan, nakikita nyo. Ayan, so samahan nyo ako, tingnan natin. Alam ko maraming mga magaganda rin dito ngayon. So yun, Oh, himasin natin to. Ayan, himasin natin yan. Buong utak yan. Puro ang laman nito. Lahat to, mga bike ang laman yan. So, yun, Ano tayo? Yun, starting pa lang sila. Nagbababa. Ayan. Dito, mga idol, ito, meron sila ngayong mga kids. So, mga 100 pieces po lahat yan. Mahigit pa sa 100 pieces. Tulad nito mga sample natin dito, mga halo-halo to, mga kids. May Hummer, may Bridgestone. Okay, tingnan natin pa rito yung iba. Ayan, kabababa lang po yung mga bikes nila ngayon. Maraming mga pambata ngayon dito. Yun, mga junior mountain bike. Ayan, American Eagle. Ayan, maraming na yun naman. So, super luwag pa ngayon kung mapapansin nyo. Mamaya, mapupuno na rin yan. Eto, may mga available pa dito, mga folding bikes. Ayan. Siyempre, ayan, makikita nyo yung mga prices po nila dyan. Highlight naman ako. Ayan, Mark Rosa Minivelo, may available sa kanila, bagong dating. Ayan. Sige, idol. Thank you. Ayan, mga idol, One Piece. Cruiser, size 20. Arpage Night Beach, Ganda, May mga design pa mga ganyan, Ayan, kararating lang po. So, huwag nyo napansin mo yung alawang. Ayusin pa nila yan, mga idol. Ayan, mga idol, kung mapapansin nyo yung mga bike nila, wala pa sa 1/4 yan, yung nabawas dyan. So, marami-rami pang yan. Kung makikita nyo, tingnan nyo sa gilid, parang nandito pa, wala pa sa 1/4. Ang haba, hanggang doon. Maya-maya pa yung mga highlights natin dyan. Makikita nyo yung mga highlights natin dyan, yung mga nandito sa kalagitnaan yan, Kalimitan sa mga pag mga magaganda na, nandito na yan. Mag-umpisa dito sa kalahati, mapapunta dyan. Yun ang mga napapansin ko sa mga containers. So nandito tayo ngayon kay Mark It Bikes Novaliches. Sa mga wholesaler po natin dyan, sa mga retailer, pwede rin po kayo pumunta rito. Ilalagay ko po yung address nila saka contact number sa description po nitong vlog natin mismo, para makontakt nyo sila or mapuntahan nyo sila dito lang sa kanilang shop. So kailangan na mag-contact muna po kayo, kasi itong lugar na to medyo papasok pa siya sa isang compound. So mag-text muna kayo sa kanila before kayo pumunta rito, para mabigyan po kayo ng passes papasok dito sa kanila. Ganun po kasi ngayon dito sa masyado mahigpit, so alam niyo naman dahil pandemic po ngayon.
So yun lang advice ko ngayon about yan. So continuous pa rin tayo sa pagbababa ng mga new arrival nila, mga bikes. Ang dami pa. Ito isa sa pinakamaliit na nakita ko na Chevrolet ito, pero still siya pambata, ang ganda niya. Ayan, new arrival po sa kanila to, ha? Kids, pang kids to. Ito Commando na yan, Jeep ang brand niyan. Ayan no. So ito pang kids, ang ganda, ang cute tingnan. Chevrolet. Yun. Ito merong naligaw dito, BMX oh. Oh, sa mga naghahanap ng BMX, ito. Ang brand nito. Clay Pass Bikes, pero BMX siya. Ayan oh. Ngayon ko lang din na ano, tingnan natin kung umiikot. Paano ba yung ikot nito? Uy, may free wheel siya. Pabalik, pabalik. Oops, ba. Alam na. O yan, mga idol, abangan nyo yan. Eto, nakaano na siya, ha? Free wheel na siya. Ayos to, oh. Walang kaingay-ingay. Pag naayos yan, panalo yan. FL485 Clay Pass Bikes. Ayan, BMX, new arrival din to. Ayusin lang yan, mga kahimas. Himasin na natin yan. Siyempre, new arrival din to. Huwag nyo pansinin yung mga kalawang, mga kahimas, ha. So ang mapapansinin nyo lang talaga dyan, naka-disc brake na. Ayan, naayos pa naman po kasi yung mga yan. So yung frame niya makinis sa kulay itim, matte black. So ang ano nito, brand niya yan, oh. So ayusin lang po yan. Kagandahan niya, naka-disc brake na. Size 20 po yan. So yung gulong, parang ano ng ahas. Ang ganda. So yun, idol, thank you. Ito mga kahimas, ito Boardwalk Dayhon. Ayan, no? Ayan. So yun. Isa sa ano natin to. Teka, tingnan muna natin. Pwede to. Yun. Parating ngayon ni Mike It Bikes. Ayan, ha. Dahan, ha. And it's it. Makinis pa po. Oops. O, yun. No, dahon, no. Ano, nakano pa, oh. Buo pa. Sige, sir. Okay. Makinis pa yun, no. Board, oh. Mga idol, ulitin ko. Itong, ano. Ah, naka-Celia Italia pala to. Celia Italia yung ano niya, saddle. Siyempre yung original, ha, na seat post ng dahon to. 33.9. Siyempre yung tingnan ko, tingnan natin. Ayan, naka maayos pa yung ano niya, quick release sa may seat post na alloy. Siyempre pag ma boardwalk, karamihan napapansin nyo naka ano siya, ganito, V-brake. V-brake siya, na alloy. Yung ano niya, yung RD niya, naka-turny. Turny RD. 7 speed pa lang to, mga ganito. 1x7 speed. Yung frame nga pala nitong boardwalk na to, ito yung 4130, chromoly steel po yan, super lightweight. Isa rin sa pinakamagaan na ano yan, na bakal from mold pagdating sa mga bike. And then sa stem, ayan, adjustable din tong stem niya, pwede pataasin to depende sa height ng rider para maipantay mo rin dito sa may saddle. Yun din ang purpose nitong ano na to, adjusting dito. So quick release na rin siya, original. Meron pa rin yung mismong ano, signature ng Dayhon, meron siya. And ganun din dito sa quick release, sa may handlebar. Ayan, makikita nyo rin yung ano niya, signature. Pag nahugasan to, mas clearly na nakikita yung logo mismo ng Dayhon. Siyempre, ayan, mapapansin nyo sa harapan po mismo, ayan yung logo Dayhon. So ito po ay original na Dayhon Boardwalk. Sa gulong, sa akin siguro sa gulong, medyo palitin na to. Papalitan lang naman. Marami namang size 20 pamalit sa mga ganyan. Yung rim nito size 20, ayan po, medyo may kakapalan to, eh. So alloy siya na matibay. Alloy din nga pala po itong ano, hubs niya, pero hindi pa siya naka-quick release. And then, tingnan natin. Yun,
So kompleto pa yung magnet niya. Ayan. Yan yung magnet kapag tiniklop. Para intact yung pagkatupi. Yan po yung purpose ng ano na yan. Bakal na to. Yung magnet niya nandun sa likod. Ito papakita ko. Ayan. Ito na yung may magnet mismo sa loob niya. So yun, oh. Unti-unti nang lumalabas ang mga new arrival na folding bike. Sa folding bike pa lang to. Ito alloy din to, yung tulad ng pinakita ko kanina. Size 20 din siya. Pero naka disc brake na siya. Mechanical disc brake nga pala to. Ayan. Yung gulong, ang ganda tingnan ng gulong kasi na ano ko. Parang skin ng snake. Ganon. So itong ano to, foldable siya eh. Alloy. Itong Cherokee. Ano rin yan, branded din yan, pero bakal po siya na makinis pa siya. Siyempre, sama rin natin itong ano kanina, naano ko na rin ito eh, na-vlog ko na rin ito. Meron naligaw na BMX. So, free wheel na po yan. So, pagdating naman sa rin, medyo kailangan na ng restoration. Kulay green. Siya nga pala sa mga prices nga nila sa pagdating sa ganito. Eto, papakita ko sa inyo yung mga prices nila. Para may idea po kayo. Dahil hindi ko na siya maisa-isa sa sobrang dami ng mga ano nila ngayon. Pansin nyo po mga kahimas, ayan o, medyo dumami na yung mga bike. Yung iba nakatayo, yung iba yung mga Japanese bike yun nakatabi na dun. So lapitan natin, kanina wala pa to eh, super luwag yan kanina, wala ka nakikita. So ngayon ayan o, mga folding bike, yung iba maayos-ayos pa, nakatayo na. Ayan. So tulad nung nabanggit ko kanina mga price, iulitin ko, ilalagay ko lang dito sa screen natin para makita nyo. Ayan. So yun, ito naman, dito naman tayo sa mga kids. Ito, napakaraming mga kids bike ngayon, new arrival. Magaganda yung mga ano nila, mga parating ngayon ng mga pang kids, ha. Ayan, una-unahan na lang mga kahimas, lalo sa mga naghahanap dyan, mga nagtatanong dyan, alam ko may mga nagtatanong sa akin, pasensya na kung di ko yung masagot ka agad-agad sa sobrang dami nyo. Pero ito pa rin, ipapakita ko na lang sa inyo sa mga naghahanap po dyan ng mga pang kids, junior mountain bike available sa kanila ngayon. So wala pa, tawa, unahan na lang po kayo pag tumawag. Ito magaganda itong mga pang kids nila. Ito yung junior mountain bike, start pa lang ng ano nila, pagkakamada. Siyempre yung mga Japanese bikes, ito, available na naman sa kanila. Ayan. Maraming stocks. Ayan. Ito kanina, wala tayong nakikita rito mga kahimas. Pero ngayon, nakikita, napansin nyo. Ayan na po ngayon. Marami na. Mga Japanese bike na yan. Ito, mountain bike. Ito mga folding bike nga pala. Ito, marami na namang stock na mga folding bike. So, ang ginawa kasi sa folding bike, wala nang pili yung iba dyan. Halo-halo na 'yon, may kasama ng ano diyan, alloy saka mga steel. So branded, halo-halo po 'yung nandito. Kaya pag pumunta kayo dito, ano 'yan? Perkamada na siguro 'yung bigaya nila diyan. Lahat halo-halo na 'yung mga magaganda po diyan mga kahimas. Lalo na sa mga wholesaler po. So 'yun po 'yung idea, binigyan ko lang kayo ng tip sa mga ano nila. Paano bumili dito? At mas maganda siguro mga kahimas kung tumawag na lang po kayo sa kanila para magkaroon po kayo ng idea kung magkano yung mga price na hanggang kaya po nila. So yun, tuloy pa rin tayo mga kahimas. Marami pa tayong hihintayin dahil halos hindi pa nakakalahati yung binaba dun sa ano. So abangan natin yan mga kahimas, ha? Marami pa. So ano pa lang yun, pangkalahati pa lang natin yan, ha?
Eh, may nakita na kayo mga branded, di ba? So yun, let's go! Tara pa tayo! Dito sa mga candy bike nila, ang wholesale lang nila dyan is 1,500 lang. Lahat yan, iba-ibang size na yan. May size 14, 12, saka size 18. Hanggang size 18 lang po yung dito sa mga kids bike. So 1,500 lang po yan. Ayan yung mga ano nila kids. So meron pa yung iba. O di ko alam kung ilan pa yun. So tingnan natin yung mga condition nito. So sa tingin ko naman, lahat sa mga condition nito, mga pang kids, napakaganda. At makikinis pa. Medyo flat naman yung iba siguro, tinanggal lang yung hangin para magkasya dun sa sasakyan. So yun, available po ito ngayon kay Mark It Bikes. Okay, dito naman tayo sa may mga junior bikes naman nila. Itong junior bikes, kasama itong mga candy bikes na tinatawag. Ito, candy bike, size 24 po yan. Ayan, kung mapapansin nyo, maganda yung mga kulay. Makikinis ah. Kanina nung binaba, nagulat ako, akala ko yung normal lang na mga ano to. Yung mga size 26 saka size 27 na mababa yung step through, mga jump bike. Yun pala, ito yung mga candy bikes na tinatawag. So meron dito, ito available din sa kanila. Ang presyo nga pala nito is 2,000 pesos wholesale po nila dyan. 2,000 pesos, ganun din itong mga junior bikes nila. So yun, sa junior bikes naman, makikita nyo yung mga sizes nila dyan. Size 24 din po yan. Ayan, mga mahalos Bridgestone yung mga nakikita ko na iba dyan. Ito, ano to, Strings, FX7, mga ganun. So halo-halo nga pala ito, may mga alloy na dyan, meron ding mga steel. Ganun din sa may ano, sa may candy bikes nila. So pareho ang presyo nila na tig 2,000. 2,000 po sa wholesale nila. So yun, available na naman po yan sa kanila. At syempre, kanina yung nabanggit ko dun sa mga prices. Ito naman mga Japanese bike nila sa wholesale nila at saka retail. Ayan, makikita nyo yung pinagkaibahan nila sa retail at saka sa wholesale. Alam ko pareho lang po mga kahimas ang presyo nitong mga Japanese bike na to dito sa mga eto, mga folding bike nila. Eto, so marami ng stocks ngayon. Yung iba nandito pa sa baba. Halo-halo po yan ha. May alloy dyan, meron ding mga steel. So yun po, kung ano yung ano naka-stocks na dyan, yan na po yun. So halo-halo na. Ito naman, meron ding mga mountain bike. Ito mga mountain bike yung mga nandito. So pwede rin nga pala dito mga kahimas, wholesale at saka retail po. Yun. Dahil nandito tayo ngayon sa ano, mismong bodega po ito ni Mark It Bikes dito sa Novaliches, Quezon City po ito. Yun, oh. So example ko na lang nga pala itong mga kahimas, yung sa mga Japanese bikes nila. Ito, ganyan kakinis. So halos medyo ano na lang, wala na masyadong ayusin pa dyan. May mga carrier. Siya nga pala yung mga basket, naka-separate nga pala dito. Yung mga basket nila binibili, pero may mabibili rin pala dito. Yun. Tapos meron din dito, napansin ko lang dito sa part na to ah. Itong mga nandito, mapapansin yung mga Japanese bike. Siya nga pala, lahat po yan ah. Mga naka 3 speed yan, 3 speed yung mga 3 speed po yung ganito, may mga internal hub yan. Yan. Yung mga condition ayan, makikita nyo naman eh. Yung mga 3 speed ayan o, oh. So magaganda pa, kung mapapansin nyo yung mga fender niya, buo pa oh. Mga stainless po lahat yung mga napapansin ko dito, mga fender niya talaga oh. Ayan, mga 3 speed, ayan yung tinitingnan natin. Ayan. So pinagsama-sama niya yung mga 3 speed nandito sa area na to. Ayan, available po yan ngayon.
dito sa new arrival po ni Mark Eat Bikes. Ito mga kahimas, himasin natin kahit luma na yan. Ito old school Nishio. Siyempre ang frame po niyan, chromoly, nagawa po ni Tunch. Original po ah, ayan oh. Siyempre Tunch po yan, front fork, ayan. Chromoly Tunch, ayan. Siyempre pagdating dito sa may seat tube niya, ayan, double butted tubing. Chromoly, ha? Seamless tubes po yan ang Tunch. Maganda yung ano nito, brand. Old school mga kahimas. Ayan, so tingnan natin. Shimano 52 teeth nung ano niya, nasa chain ring sa labas. Sa pinakataas niya. So exage din to na 500. Ayan, exage. Maganda to ha. Exage 500 EX. Tingnan pa natin. 42 teeth po yung dito sa pangalawang chainring. So 2x 52 saka 42. 2x siya. Ito original pa rin siya na 500 EX na exage. Dito naman sa ano niya mismo, ayan po makikita niyo po yung ano niya na 500 EX. Exage pa rin siya. So 7 speed. So ngayon mga idol, pinapakita ko sa inyo. Hayaan nyo lang po yung mga kalawang na yan dahil nagagawan po ng mga remedyo yan. Pag na-restore tong bike na to, napakaganda. Yung forma niya, ayan o. Oh. Yun nga lang nakatabi, di ko pa pinapahanap ko yung ano niya, seat post. Nakakaliper brake siya, ayan. Nakikita rin natin yung brand niya na ganun pa rin, Exage 500EX. Nishio, old school na bike to. Pink ang kulay, napakaganda. So ito, naka-nito. Nito nga pala itong ano niya, stem. Old school na bell, ayan. Pitik-pitikin mo lang to. Old school na bell. Pag napansin nyo na itong ano niya, handlebar. Ang ganda ng design. Old school pa rin siya na alloy. 700C nga pala yung ano nito, rim. So yung rim niya, yan natin. Hindi ko, Araya nga pala to. Yun. So magandang klase. Ayan po. Ayan. Naka-araya siya. Bridgestone ang gulong. Ayan. So walang hugas-hugas to. Bagong hugot lang to mga kahimas. Ayan, Bridgestone. So nagagandahan ako kasi sa forma ng bike na to eh. Ayan. Kahit ganyan lang siya. So ito yung best feature ko ngayon. Yung saddle na lang ang hinahanap ko rito. Sa gulong ang nakasalpak dito is 700 by 25C nga pala. Yun oh. Ang forma na ito ah. Ang forma ng handlebar niya. So mga kahimas, ang size nga pala nitong seat tube niya is 50cm. 50cm po. So pwede na rin, maganda na rin yung size niya. Original na stand din po yung nandito. Ayan, original niya yan. Ayan o. Dural. Marucci. Marucci po yung brand nung ano niya. Ayan, Marucci Dural 7. 700, ano to? 700S. Magandang klase itong stand niya. Alloy po yan mga kahimas. Siyempre yung hubs niya na alloy. Tapos quick release dito sa likuran. Ganun din sa harapan. Meron na rin siya nakaabang dyan na 4 bottle cage. Ayan o. Konting ano lang to, hilamos. Hihilamusan lang to mga kahimas. Himasin natin yan. Kulay pink. Wow. Old school na para siyang touring bike. Touring bike, road bike, pwede rin, ganon. So classic bike nga pala ito mga kahimas. Wala pa yung upuan, hinahanap pa natin. Siguro andyan lang yan, nakatabi lang yan mga kahimas.
Yung hubs niya sealed mechanical. FH, ha? Dash HG50 yung nakalagay doon. Ito, cut eye ba to? Cut eye, original na ilaw pa rin yan. Forma naman talaga nitong bike na to. Siyempre ito nagdala dyan. Tunch. Alam niya naman pagdating sa mga tunch mga himas. Isa rin sa magandang klase na chromoly steel pagdating sa bike. Double battered tubing. Chromoly. Araya. Himasin natin yan. Siyempre spice. Madifax po. Mga kahimas, kung sino sa mga hindi pa nakakalam, ito yung isa sa pinakamaganda na gawa ng Araya talaga. Old school to para sa akin. Siyempre, tans, MTB fork, tans pa rin ang ano niya, fork niyan. Formoli steel na tans. Araya, gawa ng Araya rin to. Tulad niyan, yung ano, hinahanap ko pa yung mga, ano niya, seat post at saddle. Kasi nakatabi lang pa mga kahimas. So ngayon, ang ginagawa ko, pinapakita ko lang muna yung mga arrival nila na mga ganito. Okay, pagdating naman sa fork, ito. Pagdating nga pala sa fork niya, ayan, Tanj MTB front fork. Mountain bike nga pala to, 26er. Yung hubs nga pala nito, ayan, HB RN50. So old school din po yan. Naka quick release na po siya. Ayan, alloy na quick release. Karapan at likuran po siya. Ayan, quick release na yan ha. Dito naman sa ano niya, Araya. Made in Japan po yan, Araya. Rim ha, Araya. 26 by 1.50. Ang nakalagay po dito mismo sa size niya. So, old school, another old school na pwede itago. Ayan, chromoly steel. Nagawa ng Araya mismo. 26er nga pala to. Madifax Spice. So legit pa yung sticker niya. Ganun at ganun pa rin. Yung stem niya, yung stem nga pala nito, hindi pa alloy ah. Steel pa rin siya mga kahimas. Himasin natin yan. First time ko makakita ng ganitong klase na shifter ah. Magkasama sila nitong brake lever niya. Pero ito yung Altus, ha? Altus A20. Yan, kahit i-search nyo na lang po, Altus A20. Sa shifter, ha? So parang may kulang na. Medyo ano na, yung shifter niya. Kulang na, wala na yung pambaba niya na kagaya nito. Made in Japan po siya. Dual SIS. Yung grips niya original, made in Japan. Ayan. Papakita ko sa inyo. Super grips ang nakalagay. Japan SK320. Ayan. Dia Compe. Yung nakaano dito, yung humahawak dito sa cantilever niya mismo. Cantilever kasi ito dito sa harapan, ganun din sa likuran. So re-restore lang to mga kahimas. Ayan, oversize nga pala to. Araya. Double batted tubes din siya, MTB. Original. Exage din pala tong group set na nakalagay dito sa hindi pala group set mga kahimas, pasensya na po. Itong dito sa FD niya, Exage Shimano. Pagdating sa crank niya na 3x, naka Altus C10. Altus Shimano C10. Pero dun sa shifter niya, Altus A10. Mayroon pa original na Araya dito sa may chainstay. Dito naman Altus C10. Siyempre sa F, sa ano niya, sa RD Altus C10. 7 speed nga pala to mga kahimas. So huwag niyo muna pansinin dahil kalalabas lang nito dito sa body, sa ano mismo, sa container. So pinapa-feature ko lang. Ang ganda oh, quick release na, old school pa rin. Original po ng Araya. Massive post lang nito, nandyan lang yan, nakatabi po yan. So siya nga pala ito, wala pa mga price to.
new arrival. Pag may mga katanungan po kayo dito sa mga old school nila mga bike, PM nyo lang po si Mark It Bikes para magkaroon po kayo ng idea. Wow! Woo! Promo oversized Sigma Force. Original stem. Mga sinauna po yan na stem. Still pa yan mga kahingas. Saka yung bell ah. Oh. Old school din. Woo! Himasin na yan mga kahimas. Ganda oh. Panalo oh. Yun. So ayan na, buo na po yung ano natin, yung bike na pinakita ko sa inyo kanina dahil hinanap natin yung saddle niya. So far, ito ang nakita natin ngayon. Himasin natin yan. Yan, Iska Celie. Yan, Iska Celie. Ito yung ano niya, model, Delta. So original po yan. Ano pa siya, brass. So ibig sabihin, legit po na saddle niya to. Mga old school ha, grabe. Wow, Iska Celie Delta. Ayan po mga kahimas yung saddle. Kompleto na. Panalo. So yung sa price po, hindi ko pa i-mention sa ngayon dahil kabababa pa. So si Idol, yung Mark It Bikes mismo, pwede nyo siyang tawagan about dito sa bike na to. Ayan siya. Grabe. Ang pogi pala nito, grabe man. Himasin ng himasin yan. Wow. All right. Ayan ah. Ang ganda naman pala ipadjak ng bike na to oh. So yun ha? Mga kahimas. So kung nag-enjoy kayo sa ating vlog video dito kay Mark It Bikes, please subscribe, comment lang kayo below. Huwag kalimutan mag-like na rin. At syempre share nyo na rin sa mga kapwa nating mga naghahanap din ng bike dyan. Alam ko maraming naghahanap dyan ng bike na kung saan nakakamura. Mag-subscribe lang kayo sa akin at syempre ituturo ko po sa inyo kung saan po may mga pinakamurang bilihan po ng bisikleta dito sa balat ng lupa. So yun, hanggang dito na lang po ang ano natin, vlog. Maraming salamat mga kahimas. Keep safe, God bless. At ito, pauwi na ako. Tan-tan-tan-tan! Uwi na tayo. Biyahin ako. Eto na. Goodbye. Mabuhay.